Muli magandang gabi po sa ating lahat. Ikasyam na araw sa pagsisiyam sa karangalan ng Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Tayo po ngayon ay nasa ikasyam na araw ng pagsisiyam o bisperas para sa dakilang kapistahan ni Maria, ang Birhen ng Kabanal-Banalang Puso ni Jesus, na may temang Birhen ng Banal na Puso ni Jesus, mapagmalasakit sa mga nangangailangan. Si Maria ay puspos ng kabutihan at pagmamahal. Siya ay totoong umiibig at nagmamahal. Hanggang sa paanan ng krus ay kanyang ipinakita ang matimyas na pagmamahal sa kanyang anak. Nawa ay matularan natin si Maria na maipakita natin ang totoong pag-ibig at pagmamalasakit sa Diyos at sa ating kapwa-tao. Sa gabi ding ito ay ating idalangin ang ating munting pamayanan ng Our Lady of the Sacred Heart Mission Station na sa tulong ng mahal na Inang Maria ay tayo ay magkaroon ng malasakit at pagmamahal sa mga taong lubos na nangangailangan. Ang tagapagdiwang ng Banal na Misa ay ang Lubhang Kagalang-galang Bishop Pablo Virgilio S. David, D.D., Obispo ng Diocese ng Caloocan. Magsitayo po tayong lahat. Oh!
ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kabayapaan. At sumayin. Magandang gabi sa inyo lahat, mga kapatid. Magandang gabi din po, Father. Mga kapatid, sa pasimula nitong pagdiriwang ng banal na misa, buong kababaang loob, aminin muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Sabay-sabay nating ipahayag, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mabanal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Oh,
Sa pagdalangin ng laging birheng si Santa Maria ang mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at pakinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Itong lahi ng aking bayan ay makikilala sa lahat ng bansa. Pati anak nila'y makikilala rin sa gitna ng madla. Sila'y kikilanding anak ng Panginoon saan man makita at tatawaging bayang pinagpala hinirang ng Panginoon. At ang Jerusalem sa ginawang ito'y pawang malulugod. Anaki, dalagang gayak ay pangkasal, siya'y parang dinamtan ng kaligtasan at pagtatagumpay. Kung paanong ang binhi ay tiyak na tutubo at sisibol, gayon ang pagliligtas ng Panginoon sa bayang kanyang hinirang. Dahil dito, lahat ng bansa ay magpupuri sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you.
Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, noong dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y mabibilang na mga anak ng Diyos. Upang ipakilalang kayo'y anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng Kanyang Anak, nang tayo'y makatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Kaya't hindi ka na alipin, kundi anak. Sapagkat anak, ikaw ang tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Magsitayo po tayong lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may kasalan sa Cana Galilea, at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kaniyang mga alagad ay naroon din.
kinapos ng alak, kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, naubusan sila ng alak. Sinabi ni Jesus, huwag ninyo akong pangunahan ginang. Hindi pa ito ang panahon ko. Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Do'y may anim na tapayan ang bawat isa'y naglalaman ng 20 hanggang 30 galon. Nakalaan ang mga ito para sa paglilinis ayon sa tuntuning panrelihiyon ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga katulong, punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan. At pinuno nga nila hanggang sa labi. Pagkatapos sinabi niya, sumalo kayo ngayon at dalhinin niyo sa namamahala ng handaan. Tinalhan nga nila ang namamahala ng handaan. Tinikman naman nito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan ang galing iyon. Bagamat alam na mga katulong na sumalok ng tubig, kaya tinawag niya ang lalaking ikinasal. Sinabi niya rito, ang una pong inihahain ay ang masarap na alak. Kapag marami nang nainom ang mga tao, saka inihahain ang mababang uri. Ngunit ipinagpahuli ninyo ang masasarap na alak. Ang nangyaring ito sa Cana Galilea ay siyang unang kababalaghang ginawa ni Jesus. Sa pamamagitan niyo'y inihayag niya ang kanyang kadakilaan at nanalig sa kanya ang mga alagad. Makapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Manatili pong nakatayo. Magsiupo. Minamahal ko mga kapatid dito sa Our Lady of the Sacred Heart Mission Station. Magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you very much, Padre Sammy, sa pag-anyaya sa akin na makapagdiwang ng banal na misa sa okasyon ng huling araw, ninth day ng Novena, bilang paghahanda sa kapistahan ng ating mahal na ina, birthday ni Mama Mary bukas. At hayaan ninyo mag-share ako ng 2 bagay tungkol sa ating binasa mula sa Gospel of John, chapter 2, verses 1 to 11. Ang una ay may kinalaman kay Mama Mary at ito ang kinatawag kong ang bulong ni Mama Mary. Ang pangalawa ay tungkol kay Jesus. At ang tawag ko dito ay ang paraan ng Panginoon. So, simulan natin dun sa bulong ni Maria. Bumubulong si Mama Mary dito sa ating ebanghelyo. At ang ibinubulong niya ay isang problema. Hindi kanyang problema, kundi problema nitong pamilya na nagdiriwang ng kasalan. Mapapahiya sila. Kasi naubusan na sila. Naubusan na sila, palagay ko, hindi lang
ng inumin, kundi ng pagkain. Pero ano ang ginawa ni Mama Mary doon sa sitwasyon na yon? At bakit nalaman niya? Ah, sa tingin ko, nasa kusina si Mama Mary. No? Palagay ko tumutulong-tulong siya doon sa kitchen at napansin nga niya itong problema. At ang unang binulungan niya ay si Jesus. Sinabi niya, may problema. Naubusan na sila ng alak. Kasi si Jesus naman kasi, sinama niya lahat ng mga alagad niya. No? Palagay ko, malalakas sila lahat uminom. No? Palagay ko, kinurot pa ni Mama Mary si Jesus. Eh. Sabi siguro sa kanya, tama na yan, tama na yan. Ubus na nga, eh, kawawa itong pamilya. Ano? At palagay ko, hindi naman inaasahan ni Mama Mary na magmilagro si Jesus. Kasi ang sabi lang naman niya, gawin ninyo ang anumang ipagawa sa inyo. Inilapit sila kay Jesus. Kasi yun ang papel ni Mama Mary sa buhay natin. Minsan, napagkakamalan tayo, tayong mga Katoliko. Akala nila, sinasamba natin si Mama Mary o dinudyos natin siya. Pero sa totoo lang, walang sino mang napapalapit kay Mama Mary na hindi mapapalapit kay Jesus. Kasi yun lang naman ang papel niya sa buhay nating lahat. Na ilapit tayo sa anak niya. Nakita niya ang problema, pero hindi siya mismo ang gagawa ng solusyon sa problema. Sasabihin lang niya, lumapit kayo sa anak ko. At makinig kayo sa kanya. Gawin ninyo kung ano man yung ipagagawa niya. Sana, kung tunay tayong napapalapit kay Mama Mary, ay napapalapit din tayo sa anak niya, ang Panginoong Hesukristo. Tatandaan ninyo, hindi pa masaya, hindi pa lubos ang kaligayahan ng ating mahal na ina hanggat hindi niya tayo nailalapit sa kanyang mahal na anak. Bumubulong si Mama Mary at ang bulong niya hindi katulad ng bulong ni Satanas doon sa aklat ng Genesis na nagdulot ng pagkakasala. Kasi yung naunang bulong na nagpabagsak sa tao ay bulong ng pagnanasa at kasakiman. Ewan ko kung nakwento ko na sa inyo na itong kwentong ito, meron siyang kabaliktarang kwento sa France tungkol sa kababalaghan ng alak na naging tubig. Baliktad, no? Yung kwento ng ating gospel reading tungkol sa tubig na naging alak. Pero alam niyo bang meron palang kwento tungkol sa alak na naging tubig? Ganito yung kwento. Sa isang malayong lugar sa France, merong magsing-ihirob. Sila'y nagpakasal, pero galing sila sa isang pamilyang maralita, ngunit mahal sila ng kanilang mga kababayan. Kaya lumapit ang mga kababayan nila, ang sabi sa kanila, kami na ang maghahanda para sa inyo. Sabi naman ng ikinakasal, naku, nakakahiya naman, meron naman kaming naipon kahit konti, kami na ang magpapakain, kayo na lang ang bahala sa alak na iinumin. Eh noon sa France, ang bawat bahay may gawaan siya ng alak. Kasi lahat sila ay may vineyard, mga ubasan. Kaya ang bawat bahay, meron siyang cellar at meron silang nakaimbak na alak. Eh nagkataon, merong isang mamang medyo maramot. Kasi noon nagkasundo yung buong bayan na sila'y magdo-donate bawat isang bahay ng isang pitchel ng alak, ang sabi niya, mababawasan ang alak ko. Alam ko nang gagawin ko, total, ang bawat pamilya ay magdadala ng alak at ibubuhos sa malaking bariles, puro alak naman ang dala nila, tubig na lang dadalhin ko.
sabi niya. Hindi naman nila malalasahan eh. Marami namang alak. Eh, ang problema, binulong niya sa katabi niya. At yung katabi, binulong sa katabi. At yung katabi ng katabi niya, binulong doon sa katabi ng katabi niya. At alam niyo, nangyari sa araw mismo ng kasalan. Aba, busog na busog sila sa pagkain kasi naghanda talaga itong mag-asawa. Pero may sandali na magto-toast sila para sa bagong kasal. At nung ibuhos na yung alak sa mga kopa nila at itaas yung unang kopa at ang sabi nung toastmaster, mabuhay ang bagong kasal, mabuhay. At pag-inom nila, natahimik sila. Walang nakaimik ni isa sa kanila dahil ang alak naging tubig. Ganyan kalakas ang bulong ng kasakiman, ang bulong ng pagnanasa. Minsan, napakatindi ng pwedeng maging epekto ng pagmamarites ng ibang tao. Babaliktarin niya ang mga himala sa buhay. Kung ayaw niyong makaranas ng baliktad na himala, kailangan pag-aralan nating bumulong katulad ng malasakit ni Mama Mary. Ang bulong ng malasakit, ay naku, hindi yan nagmamarites. Ang bulong ng malasakit, nakikita niya ang nakakaapekto sa kapwa. Kaya malasakit ang tawag natin, di ba? Ang malasakit galing sa dalawang salita, mala at sakit. Yung sakit, alam na natin yun. Lahat naman tayo nasasaktan. Yung mala, ang ibig sabihin nun, parang. Parang, di ba? Kuminsan, pag kumakain tayo ng buko, at malabnaw yung buko, anong tawag sa buko? Malauhog. Hindi naman ibig sabihin kumakain ka ng uhog, no? Pero, ibig sabihin malabnaw yung uhog. Mala. O kaya, pag makinis yung kutis ng tao, sasabihin mong, ay, ang kutis niya, mala porselana. Hindi naman ibig sabihin babasagin ang kutis niyo, di ba? Makinis na parang. Yung mala, parang. Ang malasakit ay parang nasasaktan ka kapag nakikita mong nasasaktan ang iyong kapwa. Malasakit ang tawag dyan. Yung apektado ka, yung hindi ka mapakali hanggat hindi ka nagkakagawa ng solusyon. Yun ang bulong ni Mama Mary. Ibinulong niya sa anak niya ang malasakit. Ano naman ang paraan ng Panginoon? Ang sabi niya, punuin ninyo yung mga tapayan. Sa amin, Father, tapayan, hindi tapayan. Tapayan. Yun yung lalagyan ng tubig, di ba? Yung mga sinauna, di ba? Mga sinaunang lalagyan ng tubig para malamig-lamig yung tubig, no? Punuin ninyo. Punuin ninyo. Ah, magandang palaisipan yan. Bakit solusyon ang pagpupuno? Alam ninyo, matalinghaga yan eh. Lahat tayo nakakaranas ng ganyang sitwasyon na para tayong nauubusan ng alak. Pwede tayong maubusan ng alak ng pasensya sa isa't isa. Marami na ako nakita na mga mag-asawa sa una napaka-romantic. Tapos later on, parang niayaw na nilang makita yung isa't isa. Ay, nako. Minsan nagiging krisis yan pag nauubusan na ng alak ng pasensya, ng alak ng pagkalinga ang mga tao sa isa't isa, yun na yung simula ng pagkasira ng kanilang relasyon sa isa't isa. At yun ay napapansin ng mahal na ina at nilalapit niya sa kanyang anak. At ang solusyon ng kanyang anak, simple lamang, punuin ninyo. Punuin ninyo ang mga tapayan, walang laman.
Talaga namang minsan parang wala nang laman ang mabuhay natin. Ang tinuturo sa atin ng Panginoon ay pagpupuno. Maaring mag-react ka, sabihin mo, anong pangpuno ko? Eh, ubus na nga yung alak. Kahit tubig na lang ang natitira sa iyo, hanggat kaya mo siyang ialay upang magpuno, nako, siya na ang bahala sa Espiritu. Hahaplusin niya ang mga buhay natin. Kahit ang walang lasang tubig ay magiging singsarap ng alak na may Espiritu. Kasi ang kaloob ng Panginoon sa atin ay ang banal na Espiritu. Nagbibigay lasa, nagbibigay sarap sa mga buhay natin na kung minsan ay nawawalan ng lasa. At panghuli, alam niyo po bakit solusyon ang pagpupuno. Alam ninyo ang kahulugan ng pagpupuno, di ba? Sa Pilipino, kapag meron tayong pagkukulang, minsan nasasabi natin, pasensya ka na ha, ikaw na sanang bahalang magpuno sa aking pagkukulang. Aba, sa Pilipino pala, ang pagpupuno ay pagpapatawad. Kapag may pagkukulang ang iyong kapwa, huwag ka nang mambutas. Kasi baka pati yung konting natitira, mawawala pa. Yan ang problema. Kaya minsan, lalo tayong nauubusan kapag nagbubutasan pa yung mga tao. No? Nagsusumbatan pa. Ang solusyon ng Panginoon, pag may kulang, magpuno. Matutong magpuno sa pagkukulang ng isa't isa. Kasi wala namang ganap sino man sa atin. Wala namang perfect na tao, di ba? Bakit kailangan akong magpapasensya? Bakit kailangan akong matutong magpaumanhin o magpatawad? Kasi ako rin kailangan din, nangangailangan din ng paumanhin, ng pag-unawa o ng pagpapatawad ng kapwa. Kaya ang solusyon ng Panginoon, pag may kulang, magpuno. Hanggat kaya mong magpuno, kahit tubig na lang ang ipagpupuno mo, siya na ang bahala sa banal na Espiritu. Yon ang ibig sabihin nitong ating binabasa na napaka matalinghaga. So, sana matuto tayong bumulong katulad ng bulong ni Mama Mary. Bulong na may malasakit. Tunay na malasakit sa kapwa. Isang bulong na naglalapit sa atin sa tunay na magbibigay ng solusyon sa ating mga problema. At pangalawa, sana gawin natin ang ipagawa ng kanyang mahal na anak. Wala naman siyang ipagagawa sa atin, kundi ang turuan tayong magpuno sa pagkukulang ng bawat isa. At makikita ninyo, isang malaking kababalaghan ang mararanasan nating lahat. Yan ang sekreto ng milagro sa buhay. Kapag tayo natutong nagmalasakit at kapag tayo'y natutong magpuno sa pagkukulang ng isa't isa. Amen. Itayo po tayo. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika,
sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumulog tayo na matularan natin ang halimbawa ni Maria ng may mababang loob at mapagmalasakit sa mga nangangailangan. Bilang isang pamayanang naglalakbay, tayo ngayon ay manalangin at ating itugon, Ama, sa pamamagitan ni Maria, pagpalain mo kami. Ama, sa pamamagitan ni Maria, pagpalain mo kami. Para sa simbahan, naway patuloy silang magkaroon ng tapang at tiyaga na ihagis ang lambat ng paglilingkod sa malalim na karagatan ng buhay. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ni Maria, pagpalain mo kami. Para sa mga naatasang mamuno sa pamahalaan, nawa ay maging matapat sila sa kanilang mga tungkulin at maging kasangkapan ng pagbabahagi ng pag-ibig at pagkalinga, lalo na sa mga dukha. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ni Maria, pagpalain mo kami. Para sa ating lahat, nawa ay tulad ni Maria, ay magkaroon tayo ng pusong mapagmalasakit, lalo na sa nangangailangan. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ni Maria, pagpalain mo kami. Nawa ay tuwangan tayo ng mahal na Birheng Maria sa ating sinodal na paglalakbay tungo sa tapat na Kristiyanong pamumuhay. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ni Maria, pagpalain mo kami. Para sa mga nagdurusa at nahihirapan, nawa ay manatili silang umaasa sa Diyos at magkaroon ng kagihawaan sa tulong ng ating mahal na ina. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ni Maria, pagpalain mo kami. Para sa mga yumao, sila naway makatagpo ng lubos na kagalakan sa piling ni Kristo sa kaharian. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ni Maria, pagpalain mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ni Maria, pagpalain mo kami. Ama naming mapagmahal, dinggin mo po ang mga panalangin ng iyong angkan. Tulungan mo po kaming mamuhay ayon sa iyong kalooban at maging mga lingkod na nananahan sa iyong walang hanggang pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo po. Thank you.
po ang aming sambayanihan. Ito ay tanda ng aming pasasalamat sa lahat ng mga biyaya na inihandog mo sa amin. Muli naming ibinabalik ang mga handog na ito sa iyo. Naway ang mga ito ay aming magamit sa pagpapalago ng aming munting sambayanan. Dito sa Our Lady of the Sacred Heart Mission Station. Panginoon, narito rin ang aming isang dakot. Ito ay aming magandang gawain, tanda ng aming pagmamalasakit at pagmamahal sa aming kapwa, lalo na ang kapos sa pagkain. Bago namin lagyan ng tubig ang aming sasaingin, naalaala namin na mayroon kaming mga kapatid na kulang ang pagkain. Batid namin na ang isang dakot ay papawi sa gutom. Tanggapin mo ang aming isang dakot program. Isang dakot mo ang papawi sa gutom ko. Samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas, kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mo ang pinagpalang maging ina ni Hesukristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birheng bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya't kaysa ng mga anghel na nagsisiawit na papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyo sa iyo kadakilaan.
kapal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si kayo. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak na buhay bilang Mesiyas at magpapalik sa gawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami inyong minarapat na tumayo sa harap niyo upang maglingkod sa inyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Pablo Virgilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Bering Maria na ina ng Diyos, ng kaniyang kabiyak ng puso si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ngayon ng lakas loob.
sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sandibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin sa Birhen ang banal na puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina, ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian, dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya'y ialay ang aming papuri't pasasalamat, sa kanya'y isangguni ang aming kahilingan, na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang ang kanyang kaharian patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso. Nang lumaganap sa sanlibutan, ang pag-asa't kaligtasan, ang katarungan kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kaming sa iyo'y nagsusumamo. Maranasan nawa naming lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Birhen ng banal na puso ni Jesus, Birhen ng banal na puso ni Jesus, Birhen ng banal na puso ni Jesus. Para sa mga pasasalamat. Pasalamatan po natin ang mga tumulong sa paglilingkod, ang Music Ministry, Lay Eucharistic Ministers, Ministry of Usherettes, Greeters and Collectors, Ministry of Altar Servers, Ministry of Lectors and Commentators,
Social Communication Ministry para sa ating FB live streaming at sa ating pong lahat na naririto ngayon. Pasalamatan din po natin ang sponsors ng Misa ngayon, ang San Roque Chapel at Santa Teresa of Calcutta Chapel. Ganon din po, pasalamatan natin ang mga family sponsors at ang mga hermano at hermana mayor sa gabi na ito. Ito po ay sina Mr. Roscoe Ladlad and Ms. Jovita de los Reyes, Mr. and Mrs. Manuel Jr. and Army Acosta and family, Mr. and Mrs. Jonathan and Arlene Bacaro and family, Mr. and Mrs. Adoranil and Victoria Rivera. Palakpakan po natin sila. Pasalamatan po natin ang nanguna sa ating banal na pagdiriwang, ang lubhang kagalang-galang Pablo Virgilio S. David, D.D., Bishop of Caloocan. Para po sa mga paalaala at paanyaya, bukas po, September 8, Linggo, ay ating ipagdiriwang ang dakilang kapistahan ni Maria, ang Birhen ng Kabanal-Banalang Puso ni Jesus, at kaalinsabay din ng 7th taon ng pagkakatatag ng ating mission station. Ang misa konselebrada ay sa ganap na kasyam at kalahati ng umaga sa Woodcraft Bayanihan. At pagkatapos po ng misa, ang lahat po ay tutungo sa Bayanihan Covered Court para sa ating salo-salo o barrio fiesta. Pagsapit naman po na ikalauna at kalahati ng hapon, ay atin na mangumpisahan ang programa sa pamamagitan ng mga palarong Pinoy. At sa ganap na ika-apat ng hapon, atin naman pong gaganapin ang bingo for a cause at paraffle. Susundan po ito ng gabi ng pasasalamat. Mayroon po tayo mga inimbitahan na iba't ibang banda para tumugtog sa gabi na ito. Ang lahat po ay naasahan na makiisa at makisaya sa araw na ito. Ang mga raffle ticket po ay pinamamahagi sa mga nagsimba sa ating mga novena misa. Pinaalalahanan pong lahat na kailangan po ang naroon po tayo sa mismong araw para maklaim po natin ang ating mga papremyo. Narito po ang mga ipaparaffle sa araw ng kapistahan. Ito po ay mula kay Brother Jun Simon. 50 packs of 10 kilos of rice, 20 packs of 25 kilos of rice, 2 packs of 50 kilos of rice, and assorted kitchenware. Mamaya po, pagkatapos ng ating misa, magkakaroon din po tayo ng salo-salo, kaya manatili lamang po sa ating mga upuan para mabilis at maayos po ang pagbabahagi ng ating mga pagkain. At pagkatapos po ng salo-salo, tayo ay magpuprosisyon patungong Woodcraft Bayanihan. Pinaalalahanan po, nalagyan po ng ilaw ang mga andas at magdala rin po tayo ng mga kandila. Marami pong salamat. Ngayon naman po ay ating inaanyayahan si Bishop Pablo S. David, D.D., para sa pagbigay ng token of appreciation mula sa Our Lady of the Sacred Heart Mission Station community. Palakpakan po natin. Magsitayo po tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyo po ang ulo habang iginagawad ang basbas. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na Birhen ay naghatid sa daigdig na katubusang walang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit ng mahal na Birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagahatid ng buhay na walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria
upang sa ganitong diwa, kayong lahat ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan, magpasawalang hanggan. Amen. Magpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Manatili lang po tayong nakaupo sa ating mga upuan kasi wala po tayong space para maging maayos ang ating paghahapunan. No? Ididistribute.